Magandang umaga, Assumption! Andito muli kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ang kahalagahan ng Biblia o Salita ng Diyos sa buhay ng mga Pilipino. Alam nyo ba na ang nakaraang linggo ay paggunita ng Simbahang Katoliko sa Banal na Kasulatan? Kaya tinawag itong National Bible Week. Kadalasan, bago magpandemya, ang linggo rin ito ay puno ng paanyaya sa mga Katolikong paaralan na makilahok sa National Bible Quiz, kung saan ang mga mag-aaral ay nagtatagisan ng kanilang kaalaman tungkol sa Biblia. Noong 23 ng Hulyo taong 2018, ipinasa ng ating mga mambabatas ang National Bible Day Act, na nagdedeklara na ang huling Lunes ng Enero ay isang espesyal na araw ng pagpapahalaga sa Biblia na siyang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Bagaman lumalawak ang impluwensya ng sekularismo sa ating bayan, makakakita pa rin tayo ng ilang mga gawi ng pagpapahalaga sa Banal na Kasulatan. Marami pa rin tahanan ang may altar na naglalaan ng lugar para sa Biblia. May mga jeepney at iba pang pampublikong sakayan at mga billboard na nagpapahayag ng mga sipi galing sa Biblia. Mayroon pang ang iba na kapag may nais tanungin sa Panginoon, ay ginagamit ang Bible cutting o pagbukas sa kahit anong parte ng Biblia at ang unang makita ay siyang tugon galing sa Diyos. Hindi man ito tamang gamit ng Biblia, makikita pa rin na sa isipan ng mga Pilipino, ang Biblia ay tunay ngang salita ng Diyos. Bilang Pilipinong Katoliko, masasabi mo bang mahalaga ang Biblia sa iyong buhay? Marahil, kung nagsimba ka ng nakaraang linggo, narinig mo ang iyong kura paroko na magtanong kung ilan sa mga parokyano ang may mga Biblia sa kanilang mga tahanan. At malamang, sinundan pa niya ng tanong kung ilan ba ang nagbubukas ng Biblia. Minsan, winika ni San Jeronimo, ang kamangmangan sa mga banal na kasulatan ay kamangmangan kay Kristo. Nais ba natin makilala pa ng higit si Kristo at ang ating Diyos? Huwag hayaang mag-ipon ng alikabok ang Biblia. Buksan natin ito, basahin, hayaang tumalab sa ating puso at baguhin tayo ng salita ng Diyos, nang lalo pa tayong maging kawangis ni Kristo. Isang mapagpalang Miyerkules ang sumainyo, Assumption!